What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe din guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click or flash nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, ito na yung U-Shield version 1 at version 2. So itong ginagamit ngayon natin guys ay U-Shield version 2 na yan. Ito kasi guys, hindi ko muna nilagay rito yung mga component. Okay, so pero ito guys yung version 1. So papakita ko sa inyo guys yung pinakaiba ng version 1 sa version 2. Ang version 1 guys, wala siyang bill acceptor. Ayan, kung nakita nyo, dito meron. So, dito, wala. Ito yung version 1. Ito yung version 2. Okay? Tapos, kulang yung switch niya, guys. So, wala siyang switch dito. Kasi yung switch nito para sa bill acceptor to, guys. Ayan. At sa relay. Bill at saka sa relay. Ayan, yung dalawa na yan. So, yun lang naman, guys, ang pinakaiba sa bill acceptor. So mas mura yung may mas mura yung walang bill acceptor kesa dun sa may bill acceptor guys. Okay, so yung presyo guys, pag-usapan pa namin yun ni Sir Albert Pangilinan. Okay, tapos itong PoE injector, 24 volts, 48 volts tsaka 54 volts po ito guys. So 3-in-1 po itong PoE injector. So, lahat yan guys is 12 volts operated lang yan guys. So, kung may 12 volts battery kayo, pwede nyo siya gamitin as 12 volts operated piece Wi-Fi bendo. Ayan guys. So, ang maximum voltage lang naman nito guys, 15 volts. Ayan. So, maximum na yan guys para dito sa dalawa. Dito guys, maximum nito is 15 volts, pero dito guys, maximum is 32 volts. Okay? So, magkaiba sila. So, pero 12 volts guys, pwede rito input up to 32 volts. Ito 12 volts up to 15 volts. Okay guys, so, napakalinis tignan siya. Ayan. Meron siyang kasamang LDR or light dependent resistor para sa light sensor. So, hindi nyo na kailangan gamitan ng GPIO pin para sa configuration. So, ito guys, ilabas nyo lang to dun sa may box nyo, bend box. Kasi pagka madilim, ganyan yung tsura nyan guys kapag madilim. Ayan, iilaw siya automatic. Okay, depende sa dilim niya. Didepende din yung lakas nito. So, pagka sobrang dilim, sobrang lakas naman ng ilaw natin. Kapag ka, lang siya guys, makulimlim. So, meron siyang ilaw pero sumasabay lang siya doon guys. Okay, so automatic na yan kasi meron na nga tayo din to. Tapos yung signature light ni Sir Albert, itong merong LED na red at saka LED na green. So kapag ka-red, syempre hindi ka pa pwedeng mag-insert coin. And then kapag ka naka-green, pwede ka na mag-insert coin. Pero yung sa atin, pwedeng gamitan ng ano yan, ng run flash na LED, yung nagra-running yung LED, tapos pagka mag-insert coin ka, nagpa-flashing na siya. So, pwede yan guys gamitan. Ayan. At dito sa mga switch guys, ang gamit ko kasing ARM board computer dito ay Opi 03. So, eto guys, pakita ko nga sa inyo. So, ayan guys, kung nakikita nyo, so, yung isa nakataas, tapos eto nasa middle, tapos etong dalawa nasa baba. Ayan. Kapag kagamit kayo ng ibang OS, kasi Wi-Fi 5 soft na OS. So, kapag ibang gamit yung OS, kanyari Ado Pi soft, Piso Pi, eto, itataas nyo to, eto taas, tsaka eto. So, lahat sila nakataas. Okay, so sa sa Wi-Fi 5 soft ni Sir Jonas. So ito kailangan nakababa to, itong dalawa. Ito nasa gitna tapos ito yung nakataas. Okay? Tapos ayan. Itetest natin 'yan, guys. So nakabukas na kasi yung ano rito, yung software niya. So ito yung software ni Sir Jonas. Ito, guys. So, ayan. Kung nakikita nyo, wala pa yan, no? Wala pang naka
Insert dyan guys. So, 0 pala. 0 yan guys. So, 0. Okay? So, mag-insert tayo dyan ng 486 pesos. Kasama na dyan yung coins guys. So, ayan. Para hindi kayo dinadaya, kailangan nyo makita kung okay ba tong U-Shield na ginawa ko. So, ayan. Insert coin na tayo. So, 36 muna. Ito guys, 36 pesos na coins. Ayan, nakikita nyo, meron siyang indicator na nag-ano tayo, nag-insert coin. So, 50 pesos. Bill. Ayan. 100 pesos. Another 100. Oops. Wait. Okay. So, ayan guys. Papatak sa inyo ng walang cut yan. Ayan o. 486 pesos. Ayan, 486. Tapos, ayan, balik natin dito sa may ano natin. So, makita nyo, sabay yan mag-off. Yung bill acceptor tsaka yung coin slot. So, ayan, mag-off yan. Ayan. Ayan na. So, parehas yan, may power cut. Okay? So, yan ang kagandahan yan. So, hindi na para kumonsumo ng 2 watts, 3 watts para sa dalawa na yan kung naka-on yan, guys. Okay? So, kung may katanungan kayo, kung kailan ito i-release, this year din po ito i-release kay Sir Albert Pangilinan. At magkakaroon po tayo guys ng True Pulse mods. Ganito po siya kaliit. Kulay itim yung board niya na na ginamit ko. So, wait lang, papakita ko sa inyo sa ano para makita nyo sa computer. Wait lang. So, ito siya guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, kung nakikita nyo guys, ang itsura niya, sa ano to guys ha? Sa True Pulse to. Ito guys, para sa anti auto-credit. Ayan. Kapag ka nag-auto-credit yung pendulum machine nyo, or yung armboard computer nyo, kasi sensitive, ito lang guys, kailangan nyo. Maliit lang to. Ayan o. Napakaliit lang yan guys, promise. So, ilalagay nyo lang dyan yung coin slot. Ayan. Dito nyo ilalagay yung coin slot. So, may nakasulat na naman dyan para sa coin slot. Ayan o. So, counter, ground, coin, tsaka 12 volts. So, lagi kong sinasama yung counter, guys, para hindi na kayo nagpuputol ng wire. At eto, guys. Eto, yung 12 volts, guys, DC. Tapos, ground ng 12 volts. So, sa power supply itong dalawa na to. So, eto yung para sa red. Ito yung para sa black. Tapos, eto, guys. Sa coin to, yung puti. Tapos, hindi nyo na guys, kailangan tong ground na to kung grounded naman lahat ng ano nyo guys. Hindi nakahiwala yung ground nyo or iba yung supply na ginagamit nyo. Kunyari, pare-pares yung ground ng supply nyo. So, hindi nyo na kailangan ng isa pang supply. Isa pang ground. So, kahit itong tatlo lang na to, okay na to guys. Ito guys, kahit ilagay nyo to sa may CB, kung kaninong CB yung gamit nyo kay Sir Aldris RL Dress, tapos kay Sir Dense na ano na CB. So pwede nyo gamitin to guys para mag anti ano lang siya auto credit or yung ghost credit guys, kasi yun ang ano nyo guys sa ghost credit, yun ang pronunciation nyo or yun yung ano nyo pagkakasabi, pero anti credit, ano yan guys, auto credit kasi ang tawag doon, kasi nag auto credit, automatic credit siya. So sa inyo kasi is ghost credit. So ito lang guys, bibili nyo to kung ganun, nagkakaroon kayo ng ghost credit. Okay, tapos ito yung sa B
2 sa U-Shield. Ayan guys. So nakita nyo, ayan yung U-Shield natin. So B2, ito yung version nya guys, ito yung makukuha nyo. So magkaiba yung itsura nung sa akin na pinakita ko sa inyo, pero ito mas matindi to guys. Mas compact na yung mga component nya guys. Kung titignan nyo, lahat ng component nya ay magkasama-sama yan guys sa isang parts. Ayan guys, oo. So ayan, punong-puno yan. Halos wala na akong may lagay dun sa may copper trace nya, power supply nya, ayan o. So hindi to, hindi ko kayo guys dito inano, tinipid. Ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo. Kanina nandito yung bill acceptor, pero ngayon lahat dito, lahat ng ilaw nandito. So coin LED, running flash na LED, tapos yung green at saka red na LED, ayan. Tapos dito sa taas naman guys, ito yung bill acceptor, ito. Okay, tapos dito na yung LDR nya, ito. Kasi wala na akong space talaga guys eh, tignan nyo, ito yung pinaka space nya, ayan. So tapos dito naman yung tag dito, yung coin slot. So 1, 2, 3, 4. Tapos yung susunod niyan, yung kasama niyan is para sa night light or dito sa LDR yan guys. Oh, di ba? Oh. Kumpletong-kumpleto po yan guys. Tapos yung version 1 naman nito ay wala yung eto guys, syempre, wala tong bill acceptor dito. Yan, wala yung sa para, wala para sa bill acceptor eto guys. Okay? So, sana nagustuhan niyo yung video ko. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button. Click nyo nga guys. Bye. Peace.